Kamusta mga karibyo? Welcome to my channel, Unboxing Simulator. Sa video na to, i-review natin ang isang Spring-type Airsoft Shotgun. Ito ang M388 Spring-type Airsoft Shotgun mga karibyo. At nabili ito ng kuya ko sa Shopee. Kaya ilalagay ko na lang sa description box ang pangalan ng store mga karibyo. At ito ang malapitang view ng ating item mga karibyo. Ayan. Maliit lang siya mga karibyo. Hindi siya mahaba tulad ng M690. At nandito ang kanyang lalagyan ng mga pellet. Ayan, may pellet na. At ang haba nito mga ka-review ay hindi aabot sa dalawang ruler. Ayan. At tulad pa rin ng isang totoong shotgun mga ka-review, ganito rin ang kanyang pagkasa. At dapat medyo nakababa para mahulog ang mga pellet dito sa kanyang air pump. Ayos! Mukhang handa na tayo mga ka-review. Subukan na natin. At nandito pa rin tayo sa tindahan namin magte-test fire mga ka-review. At nandun pa rin ang ating target. Ayan. At ito na ang resulta ng ating test fire mga ka-review. Sa isang karton, walang tumagos na mga pellet mga ka-review. At hindi napuruhan ng masyado ang ating target mga ka-review. At sa pangalawang target naman, na may dalawang karton, hindi rin napuruhan ng ating target mga ka-review. At wala rin pellet na tumagos. Dito sa isang karton mga ka-review, nung nilapitan ko na, tinira ko na malapitan, hindi siya mabutas mga ka-review. Kailangan pang tirahin ng maraming pellet. Ayan. Hindi talaga nabutas. At lalo na dito sa dalawang karton mga ka-review. Ayan. Kung napapansin nyo mga ka-review, tumira ako na maraming pellet kanina, ngunit dito sa ating mga target, ay konti lang ang tumama. Dahil ang M388 shotgun mga ka-review ay hindi siya accurate. Hindi siya ganoon ka-accurate. Para malaman natin kung gaano talaga kalakas itong unit natin mga ka-review, ititira natin ito sa sahig.
Ayan mga ka-review. Nawasak din niya yung pellet. Ngunit duda ko mga ka-review, matagal na yung pellet na yan. Kaya isa pa. Ayan mga ka-review. Etong pellet na to, hindi ito matagal. Ayan mga ka-review. Itong pellet na to, nawasak din niya. Try pa natin isang pellet. Ayan mga ka-review, nawasak din niya. Tumilapon yung ibang tipak. So overall na comment ko sa item natin ngayon mga ka-review ay maliit lang siya, ngunit may kalakasan din. At sa ganun kalayo na range, hindi niya kayang bumutas ng isang karton mga ka-review. Ngunit kung itira natin siya sa sahig, kaya niyang bumiyak ng mga pellet mga ka-review. At yun nga, may kalakasan din siya. Pero hindi siya katulad ng M690 mga ka-review na napakalakas talaga. Baby shot ka lang siya mga ka-review. At hindi rin siya ganun ka-accurate mga ka-review. Siguro dahil sa kanyang barrel or sa wala siyang sight. Yan. Mahirap siyang i-sight mga ka-review. Or hindi lang talaga siya ganun ka-accurate. Ngunit ang shotgun ay pang malapitan naman talaga mga ka-review. Hindi pang malayuan na range. So that's it mga ka-review. Kung nagustuhan niyo itong video, please like, share, and subscribe para mabisuhan kayo sa susunod ko pang mga videos. Dito sa Unboxing Simulator.